As you can see, sa ating illustration, ano, dyan kay PRRD, takot mga kriminal. Dyan kay PBBM, takot mga matitino. Yun po yung difference. Titingnan natin, ano, kung mapapansin natin, noong panahon ni former President Duterte, sobrang dami talaga yung mga critics, ano? Mga kritiko ni former president, kung saan isa nga dyan si, ano, kung maalala natin si Trillanes, di ba? Kumuha pa sila ng storyteller nila na ika nga ay meron daw protector daw ng mga drug lords itong si Duterte, at katunayan nga dinadawit nga si Bongo, dinadawit din si Pulong, yung anak ni Pangulong Duterte. Pero ang tanong natin, patay na ba si Trillanes o buhay pa? Yun yung tanongin natin, di ba? Ngayon, kung i-compare natin si kung i-compare natin si Trillanes at saka si Percy Lapid, hindi sa minamaliit natin si ka-Percy Lapid. Ang ibig lang nating sabihin dito is, bakit si Trillanes na nasa gobyerno pa at napakalaking tao, kung tutuusin, tinik siya kay Duterte administration at that time. In comparison, dito sa mga birada, mga antics nitong si ka-Percy Lapid at that time, na si Duterte pa yung namumuno. Iko-compare natin yung impact ng mga ginawa ni Trillanes laban doon sa ginawa ni Percy Lapid na mga birada niya kay PRRD. Hindi ba mas masaklap at masalimuot yung mga actions ni Trillanes? Biruin ninyo, talagang kumuha pa talaga sila ng ika nga, whistleblower kuno. Oh, ano nangyari? Wala. Hinayaan lang. Ah, itong sa Rappler, si Maria Ressa. Ano nangyari? Buhay ba o patay? Buhay. Pero nakuha yan sa tamang proseso ng batas natin. So, kung i-compare natin sa panahon ni FPRRD, malaya kahit sino pa man na magbigay ng kanilang kritiko, opinion, whether yan ay makakasira kay Duterte o hindi, malaya ka po. In fact, sinasagot ka pa niyan. Maalala nyo nung hinarap ni PRRD yung mga rallyista mismo doon sa entablado katatapos ng event ng SONA ni PRRD, hinarap niya yung mga aktivista na nagrarally, ha, without even thinking yung danger, baka hagisan nga siya ng granada, pero hinarap niya. Ang tanong, nasaan yung mga yon? Patay ba o buhay? Ibig sabihin, na-exercise yung freedom of speech, karapatang mong ipahayag ang gusto mong ipahayag. Pero, syempre, may batas pa rin tayo. Kung yan ay libelous, slander, at kung ano pa, kailangan mong harapin yan. Which is yun yung nangyari nga doon sa Rappler. Okay? Pero yung ipapatay, iligpit, wala yan sa option ni FPRRD. Ngayon, mapunta tayo dito kay PBBM. Wala pang 100 days, meron ng dalawang mamamahayag na nailigpit. Take note, kakaupo pa lang ni Bongbong Marcos, ha? Bumira ng bumira na itong si Percy Lapid.
Which is, nakikita natin ngayon yung mga birada ni Percy Lapid ay tama nga naman na totoo. Rice, sugar, importation, smuggling, hoarding, patayan, at kung ano-ano pa dyan. Nakikita na natin ngayon, nararamdaman natin. So, kung titignan natin, yung pagkawala ni Percy Lapid, parang naging warning ano sa mga mamamahayag. Kaya kung papansinin mo itong mga media ngayon, napansin ba ninyo? Na kung dati, nung panahon ni Duterte, puna sila ng puna, lalo na nung kampanya, puna sila ng puna dito kay Marcos, sa Marcos family, sa tatay at dito nga sa family ng Marcos. Pero napansin nyo ngayon? Napansin nyo, lalong-lalo na nung nawala na si Percy Lapid, parang puring-puri na sila. At tahimik. At ang binibiri na nila ngayon ay si yung wala na sa administrasyon na si Duterte. Nakikita nyo, na-observan ba nyo yung difference kung bakit tila baga? Ha? Dalawa lang yan eh. Dalawa lang. Either nabayaran or natakot na talaga sila kasi baka sila ang susunod. At pansinin nyo itong channel ni Roy Mabasa. Nakita ba ninyo na bumira siya mismo? Nakita ba ninyo na ginaya at ginawa niya yung kanyang kapatid kung saan talagang sobrang malalim at masasakit ang kanyang pagkakritik dito kay Marcos? Hindi. Ang title nga ni Roy Mabasa, ICC. Pero pag pinanood ninyo, hindi niya binibira yung Marcos, yung administration. Duterte pa rin yung kanyang binibira. So dito pa lang mapapansin ninyo kahit yung mga dilawan dyan, puring-puri kay Marcos. Yung pala, totoo, yung sinabi ni Percy Lapid na yung mga naiupo dyan, naihalo na yung mga dilaw sa pula. Yun yung nangyayari dyan. Ah, si Ochoa na sinabi ni Percy Lapid, totoo naman yun. Oh, si Katapang, hindi ba si Katapang? Dilawan niya. Yung mga reject dati, yung mga galing kay sa mga Aquino, ay dyan na sa mga Marcos. Kasi, syempre, yung Marcos na namumuno ngayon, pumasok na sa pamilya ng dilaw. Kaya nga, hindi natin alam ngayon kung ang administration natin ngayon ay Marcos o Araneta. Hindi na tayo magtataka. Baka isang araw, mapasok na si Marrojas dyan. Siyempre, kapamilya eh, di ba? So, ito lang yung punto natin dito. Kung dati, in the past administration, nalinis yung mga drug lords, sindikato, hoarders, lahat. Magmula sa immigration, Bureau of Immigration, NBI, mga kapulisan, makikita ninyo. Takot yung mga kriminal kay PRRD. Same thing kay DJ Bantag. Takot sila. Yung mga PDLs na drug lords na may ginagawang kabalbalan, takot sila at ayaw nila kay DJ Bantag. Kasi the likes of Duterte, DJ Bantag, talagang lilinisin nila at lilipulin nila at ayaw nila sa droga at ayaw nila sa mga gumagawa ng kabalbalan na yan. Yan yung difference. Oh, kaya anong nangyayari? Yung mga tauhan dati ni Pangulong Duterte na nasa hanay pa rin ng administrasyong ito, unti-unti na nilang ginagawa ng istorya at tinatanggal kasi tinik at sagabal nga sa kasalukuyang administrasyon. Hindi ba ninyo napapansin yun? Na ganun nga yung nangyayari? In fact, saan yung unity na sinasabi ni Marcos noon, kampanya? Ultimo yung mga tao na tumulong sa kanya, ipagtanggol, iangat siya,
ay tinanggal niya at ipinalit yung mga kaalyado dyan sa mga dilaw. Kaya nga ngayon eh, sa panahon ngayon, kung matino ka, kung marangal yung ginagawa mo, matakot ka sa administrasyon, might as well, ang gawin mo ngayon, dance with the music. If you can't beat them, you have nothing, no choice but to join them. Ganun lang yun. Kaya nga nakikita natin nagsisibalikan na at tuwang-tuwa na yung mga drug lords, mga sindikato, mga hoarders, smugglers. Tuwang-tuwa sila. Mga addict, nagsisibalikan na, patayan. Lahat ng mga yan, mga magnanakaw. Nagsisibalikan kasi tuwang-tuwa sila eh. Magkakasama na sila eh. Kumbaga, nung panahon ni Duterte, nagbakasyon lang sila. Holiday. Ngayon, tapos na yung holiday. Tapos na yung 6 years. Oras na nila uli ngayon. Kaya yun yung nangyayari. Kitang-kita nyo. Yung nangyari nga dito kay DJ Bantag. Ang nangyari dito kay Bantag? Hindi siya isolated case. Hindi. Halata na talagang gusto nilang tanggalin itong taong ito kasi magiging sagabal at tinik ito sa Bucor. Bukod sa malaki ang pera dyan, pag kapamilya nilang mapunta dyan, delikado yan kay Bantag. Yun yung sinasabi nila. Sabi nila killer. Yes, killer siya. Sa mga abusadong tao. Eh ito, ang pinoprotektahan nila, yung mga pumapatay ng mga matitino. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, mukhang sugar-coated na yung mga media ngayon. Yung mga mainstream media, yung mga news media ngayon. Bilang na lang kung ilan sa kanila yung ano eh. Yung fair lang. Kasi natatakot nga sila. Halata. So yun lang yung ano natin. Medyo tagilid na yung ating bansa dahil yung ibinabato nila kay Duterte. Mukha ngayon na nagbubulag-bulagan na sila at natatakot na sila. Yun lang naman yun. Either natatakot sila or na bigyan. Wala namang ibang rason dyan eh.